Galing, grabe. Lupit na mga bars. Siya si Kian Lloyd de los Santos, nakilala rin sa palayaw na iyan. Pangatlo siya sa apat na anak na mag-asawang Zaldi at Lorenza. Paglalarawan ni Mang Zaldi, mabuting anak si Kian. Anak ko napakabait po. Walang hindi nagbabarkada. Aral lang, magtinda, yan lang trabaho niya. Diyan, maupo sa harap ng bahay namin. Masigasig raw sa pag-aaral si Kian. Nasa grade 11 na siya ngayon at talaga namang determinado siyang makatapos. Nais niya raw maging isang pulis. Sir, yes sir! Oh, saan galing ang uniform mo? Ano ba? Pasada na po ba ako maging pulis? Nice. Oo naman. Bakit gusto mo ba talaga magpulis? Opo, tay. Isa ba nga po nakakatuwa eh, ang kanyang pangarap ngayong gagraduate siya ng grade 12 ay mag-apply sila sa PMA upang maging ulirang pulis para nakikita niyo yung mga ano, yung kabayanihan ng mga pulis. Pasado alas 8 ng gabi nito lamang a 16 ng Agosto. Nuwi na sa bahay raw ng isang kaibigan si Mang Saldi. Kuya, Kian, di lang punta ang mga pulis. Ano? Saan din nila? Di ko alam pero punta na natin sa prosinto. Pero... Kapatid ko mismo, pumunta doon sa amin sa Balizuela. Hinuli raw si Ian ng pulis. Pinuntaan namin sa Santa Cateria Station. Wala. Inasahan ko, hanapin ko. Baka bagansa lang. Nadampot yan, nadaanan ng pulis. Yun lang nasa utak ko, parang curfew. Wala silang kamalay-malay na nuuwi. Napahamak na pala ang binata. Mula presinto, patuloy pa silang naganap. Ilang saglit pa. Saldi, huwag ka mabibigla. Bakit pre? Yung anak mo na baril sa may tabing ilog. Ano? May sumalubong na sa amin na yung anak mo ikaw binaril doon sa tabing ilog. Agad naman raw pinuntahan ni Mang Saldi ang kinaroon ng anak. Kian! Kian! Alak ko! Pagdating sa lugar, halos sumabog ang dibdib ni Mang Saldi. Nanggat na ang kalunos-lunos na sinapit ni Kian. Hindi ako pinalapit, pero nakita ko siya nakalugmok sa putikan. Nakataob. Masamang-masama, siyempre, anak mo yun. Ang masaklap, nilulubog pa sa putikan, tapos patayin nila, walang kamuang-muang. Diba, masakit yun, kahit kanino. Pero iba ang sinasabi ng mga pulis hinggil sa pagkatao ng binata. Batay sa spot report ng Caloocan Police, lumalabas na naging persons of interest sa operasyong Oplan Galugad ang napas lang na 17 anyos na si Kian. Ayon kay NCRPO Director Oscar Albayade, regular Oplan Galugad yung gagawin nila. Kasi pag sinabing Galugad, no, it's a simultaneous police operation yan. Actually, basically, they're armed with warrants of arrest. Yung mga hindi na siserve na warrants of arrest, yun yung mga siniserve actually. Base pa sa police report ng Caloocan PNP, noong gabi ng 16 ng Agosto, nagsagawa nga ng Oplan Galugad sa Barangay 160, Santa Quiteria, ang mga personnel ng PCP 7 Drug Enforcement Unit sa pangunguna ni PO3 Arnel Oares at ng sampu pang mga pulis. Noon nga yan, bigla nilang namataan si Kian. May chance upon itong si Kian na bigla daw tumakbo. So doon pa lang nagduda na sila bakit tumakbo itong bata na to. At hinabol nila nung nakarating doon sa isang alley na yon, no? Binunutan daw sila ng baril at pinutukan. Ito raw ang nagtulak sa mga otoridad para barilin si Kian. Sa puntong yun, napatay naman raw ng mga pulis ang binata. Bukod pa diyan, nakasaad din sa spot report ng Caloocan Police na may mga ebidensyang nakuha mula kay Kian. Nagkandak ng inspection yung mismo yung prosecutor doon. Nagkandak ng investigation, initial investigation. At totoo yan, meron nakuwang caliber 45 sa kanya, may na-recover na shells, spent shells, at may na-recover na 10 grams sa katawan ni Kian. Kung masaklat, nilulubog pa sa putikan, tapos patay. Pero ayon sa amang si Saldi,
kasinungalingan ang nakasaad na ito sa police report. Nakataob siya, minawak ng baril. 45 pa. Anak ko right hand. Yung baril na sa kaliwa. Isipin natin, ba't magkakaroon yung bata ng baril, nag-aaral yan. Honor de dad. Kakaroon ka baril, magsusukso ka ng baril, yung shirt mo, pantulog, yung ano ba shirt na yan? Boxer. Naka-boxer ka, maglalagay yung baril, 45, ang laki-laki ata ng 45. Pero di lamang raw sa salita, may pagtatanggol ni Mang Saldi ang napas lang na anak. Sa nangyaring insidente kasi, ay may CCTV video na umano'y makapagbibigay linaw ng tunay na nangyari. Bukod pa diyan, suportado ng ilang potensyal na eyewitness ang naturang CCTV video. Dito po kasi yung bahay nila. Dito po yung umarap sa inyong ABS-CBN SOCO ang testigong itatago na lamang natin sa pangalanghana. Kwento ni Hana. May dalawang motor. Nakita ko po gumunot po sila ng baril. Naka-civilian lang po. Lahat po sila nakaitim. Tapos po yung isa po, may posas po siya dito sa likod. Ilang saglit lamang, nakita raw niya na kinakausap ng pulis si Ian. Nunguy, nagulat raw siya sa umano'y sumunod na ginawa ng mga pulis. Pauwi na po, uwi. Sandali, dito ka lang. Taso ka lang. Yes, taso! Bigla po siyang hinatak. Paghatak po sa kanya ng pulis, nagulat po siya, kinapkapan siya. So, walang nakuha sa kanya. Papalaga. Sa kabila, nunguy. Eh, ano to? Minakita sa kanyang dalawang sachet na yun, hinihinala daw siya buo. Tapos sabi niya, hala sir, tapos bigla na lang siya pinagsasampal kaliwat kanan, sinuntok siya, sinitmuraan, tapos umiyak na siya nung sinitmuraan. So sabi niya, tama na po sir. Nuuya, palihim raw na sinilip ni Hana ang mga pulis. Ano po siya, piniringan po siya sa matata ng kamay. Tapos maya-maya po, nung nakayuko na po siya, tapos sabi niya, yuko ka, pinayuko na siya, tapos nakaganyan na po. As in, umiyak na po si Kian. Ito na umano ang mga eksenang na video ng CCTV camera na nakuha ng pamilya de los Santos mula sa kanilang barangay. Sa timestamp na August 16, 2024-01, makikita na bitbit ng dalawang mama ang isang lalaki. Nuuy, isa pang lalaki ang makikitang sumunod sa mga ito. Pagkalipas ng mahigit 10 minuto. Doon na dalawang baril na hinarinig namin, na putok. Sabi ng polis, huwag kayo dyan, doon kayo sa may bato. Nagtakot po kami talaga. Tapos, habang nagpuputukan na, tumakbo kami ng napakabilis. Matapos ang nangyaring insidente, muling makikita sa CCTV ng barangay ang pagdating ng isang polis na nagtanong pa sa mga taga-barangay kung may tama siya ng bala. Sa mabigat na rebelasyong ito ni Hana, lalo pang naghinagpis ang pamilya de los Santos. Labay nila yung anak ko, kawawa naman. Grabe sila. Yung malaki kong mabuti anak ko, hindi masama. Ibinigita ng bike eh. Sabi mo eh, tayo mo ko. Ang OFW na si Aling Lorenza de los Santos mula Saudi Arabia agad na umuwi ng Pilipinas. Dala ko yung pera. Iyan, dala ko yung pera. Bangos ka lang. Sinasabi ko na hindi pa yung patay. Kasi ramdam ko eh. Kasi kausap ko lang siya kahapon. Alam ko hindi pa yung patay. Pero nung makita ko yung butas dito siya binaril eh. Di talaga wala na siyang buhay. Pero kung sa paa, kahit habang panahon ko siyang alagaan, at least buhay yung anak ko, makikita ko eh. Kahit hindi lalakad. Ayon sa pamunuan ng Philippine National Police, may basehan ang Oplan Galugad na isinagawa ng PCP 7 na Drug Enforcement Unit sa Barangay 160, Santa Quiteria, Caloocan City noong gabi ng 16 ng Agosto.
hindi talaga yun ang target nila. Although ang sabi nila, they've received a few reports, intelligence reports, na one Kian de los Santos nga is involved in illegal drugs, particularly na siya ang isang runner. No? Yan ay binibigyan ng patunay nung kanilang nahuli na Juan alias Nono, kung hindi ako magkamali, no? Na siya ang kinukuhanan niya o ang nagdi-deliver sa kanya mismo. Bilang katibayan, iniharap pa nila sa media ang impormanteng si alias Nono. Pag-confirm na po na okay na, tsaka po ako lalakad. Sino magdabot sa'yo? Kian po. Maging ang ama at iyuhin ni Kian, sangkot din umano sa droga. Ang mga pahayag na ito ng PNP, ikinasama ng loob ng mga kaanak ni Kian. Sila na raw kasi ang namatayan. Dinungisan pa ang pagkatao nila. Kami na nga agrabyado dito. Willing sila at magpapadrug test po kami lahat. Sana yung polis madrug test nga ba kayo ng mga hati kasi walang awa ko pumatay. Kaanda rin po ako na inisin yung paalam. Kasi may anak din po ako. Yung kung kalakihan niya na pamulatan niya yung tatay niya, may akusasyon na gano'n. Ngayon, nais nilang mapanagot ang mga polis na sangkot sa pagbaril kay Kian. Nagpasya silang humingi ng tulong sa public attorney's office na agad namang tumugon. Si Dr. Erwin Erfe ng PAU Forensic Laboratory nagsagawa ng ikalawang autopsya sa bangkay ni Kian. Lumabas na nagtamo ng 3 fatal gunshot wounds ang biktima. Partikular na tumama ang bala ng baril sa gitnang likuran nito, sa likod ng kaliwang tenga at sa loob mismo ng kanyang kaliwang tenga. Ang nakita namin ay 3 entry wounds. Isa sa likod, sa left side of the back. At yung isa naman ay entry wound din dito sa likod ng ulo, sa likod ng left ear. At saka yung isang entry wound ay dito sa left ear. Mukhang ang shooter noong tama sa likod at tama sa likod ng ulo ay isa lang. Standing at nakahiga na, nakasubsob na si Kian. Bukod pa sa obserbasyong yun, Imposible na kung ikaw right-handed ay pumuto ka sa left hand. Unless ikaw ay trained shooter o law enforcer ka na talagang na pag-aralan mo at na-train ka na pumutok sa non-dominant hand mo. Sa resulta naman ng paraffin test ng PNP Crime Laboratory, lumalabas na nag-negatibo sa gunpowder nitrates ang mga kamay ng biktimang si Kian. Bagamat di konklusibo, indikasyon ito na hindi nagpaputok ng baril si Kian. Ngayon, murder ang kasong gustong isampahan ng pamilya de los Santos laban sa mga pulis na sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremias Pereda at PO1 Jerwin Cruz. Hindi po kinukonsente ng PAO kung may abuso, kung may pagmamalabis, at kung ang biktima po ay walang kalaban-laban. Tumulong na rin ang National Bureau of Investigation na magsagawa ng parallel investigation. Ang PNP naman. We want to assure the public na ito ay iniimbisigan talaga ng ating Philippine National Police. No less than the chief PNP have said, no, hindi niya itotolerate yung mga pang-aabuso ng ating kapulisan. Sa katunayan, na-relieve sa kanilang duty sina PO3 Arnel Oares, PO1 Jeremias Pereda at PO1 Jerwin Cruz. Kapamilya, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa ABS-CBN News Channel. I-click lang ang button na ito.